as of 10 in the evening ay huling namataan ang mata nitong si Super Typhoon Henry sa layong 380 kilometers na lamang sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang hangin na 185 kilometers per hour malapit dun sa mata at mayroong bugso hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos na ito patimog or southward at bumabagal po sa ngayon 10 kilometers per hour. Kita dito sa ating satellite animation yung kabuuan nitong si Super Typhoon Henry with around 700 kilometers po ang diameter nito. So yung ating 350 kilometers na radius ay nahagip na halos itong parting Batanes and Babuyan Islands. Kita rin dito sa ating animation yung mga makakapal na ulap associated dito sa kulay pula at kulay dilaw. At meron na rin tayong mga uulan dito po sa western section of Luzon associated naman yan sa habagat or southwest monsoon na palalakasin pa nitong si Bagyong Henry hanggang sa weekend. Ito naman yung latest track regarding po kay Super Typhoon Henry kung saan mapapansin po natin pa southward or pa subsob yung direction nito. Simula naman bukas ay inaasahang unti-unting aakyat or pahilaga na yung direction nito at kung mapapansin din po nila from Super Typhoon, posibleng humina ito into a typhoon category within the next 24 hours. And then afterwards, pagsapit ang weekend, pahilaga na yung direction nito hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility Saturday ng gabi hanggang Sunday ng madaling araw. Pinakamalapit ito sa may Batanes bukas ng gabi with an estimate location of 360 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Meron pa rin tayong Tropical Cyclone Wednesday na number 1 na nakataas sa Batanes at sa northeastern portion ng Babuyan Islands, particularly ang island ng Babuyan. So asahan po natin minimal to minor threat to life and property. May mga pagbugso ng hangin hanggang 60 kilometers per hour at asahan din po ang minsang malalakas na mga pag-ulan. In terms of rainfall, araw ng Friday, asahan po natin yung moderate to heavy with at times intense rains sa Batanes at sa Babuyan Islands. Direktang epekto po nitong si Bagyong Henry. Meron din tayong mahina hanggang katamtamang ulan, minsan lumalakas dito sa iba pang parte po ng Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Norte, Apayao, at itong mainland Cagayan. Pagsapit naman po ng Sabado, asahan pa rin moderate to heavy rain sa Batanes, direktang epekto nitong si Bagyong Henry, habang meron tayong light to moderate and at times heavy rains sa Babuyan Islands. And take note po, no, bukas, araw ng Friday, asahan po natin sa malaking bahagi ng Luzon, magiging maulap ang kalangitan at aasahan yung kalat-kalat ng mga pag-ulan and thunderstorms. Pinakamarami yung mga pag-ulan dito sa western section of Luzon and even western Visayas dahil po yan sa southwest monsoon or habagat na pinalalakas nitong si Super Typhoon Henry. Severe winds naman po, strong winds ang aasahan po or malalakas na mga hangin dun sa mayroong tropical cyclone Wednesday na number 1 habang hindi rin natin inaalis yung possibility na magtaas tayo ng signal number 2 dun sa mga nabanggit natin ng area kapag buhagya pang lumapit itong si Super Typhoon Henry. Meron na po tayong gale warning dito po sa extreme northern Luzon. Apektado ng matataas na alo ng mga baybay ng Batanes, ang buong Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at ang northern coast of Ilocos Norte. So hanggang 5 metro po na taas ang mga pag-alon doon or halos 2 palapag ng gusali. Kaya delikado po ito sa ating mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyan pandagat. Sa ilang baybay naman, kabilang ng Isabela, ng 4 na metro at taas ang alon ng aasahan dahil sa outer portion nitong si Bagyong Henry, habang sa eastern seaboards pa ng central and southern Luzon, 1.2 hanggang 3 metro o isang palapag ng gusali ang aasahan at delikado pa rin ito dun sa mga gumagamit po ng maliliit na sasakyan pandagat. In terms of track and intensity, ang forecast po natin dito kay Henry is almost stationary. Halos hindi gumagalaw hanggang bukas po yan ng umaga. Then afternoon, bukas ng hapon, ay northwest or pahilagang kanluran ng direction nito. Gradual acceleration or longitudinal bilis ito pagsapit po ng Sabado at kikilos pa norte patungo dito sa may Ryukyu Islands, part of Japan, at dito rin po sa may East China Sea. Lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong sa Bagyong Henry either Saturday evening or Sunday ng madaling araw at inulit natin, maaaring mag-downgrade ito into a typhoon within the next 24 hours pero hindi rin natin ito i-underestimate dahil mananatiling malakas pa rin po ito ng nasa around 165 to 175 kilometers per hour ang bilis ng hangin.